Good evening po sa inyong lahat. Welcome to Gospel Monday. So it's good to be back. Medyo naging busy lamang po these past weeks dahil po sa aming preparation for the Palawan Ministry. So medyo natapos na po kami. So next week po, nasa Palawan po kami ng Monday. So wala po ulit Gospel Monday. But it's good to be back lamang para at least makapagpatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Gospel, muli siguro para makita lamang po nuli natin at pabalikan ating inaral muli, inaral natin before yung God, Man, Christ and Response. Ito po yung apat na mga importanteng bagay na dapat po nating matutunan patungkol sa katotohanan kung ano nga ba ang mabuting balita. So atin nang nasimulan ang ating pag-aaral patungkol sa faith. At atin nang tinignan ang definition ng saving faith at kung ano yung bahagi ng faith na dapat nating pinanghahawakan. Sa ating pag-aaral before, sabi nga faith and repentance. At ano nga ba yung faith? What is faith? Balikan lamang po natin yung binigay na definition ni Wayne Grudem at sabi niya doon, saving faith is trust in Jesus Christ as a living person for forgiveness of sins and eternal life with God. Muli dito sinasabi ni Wayne Grudem na ang faith o ang pananampalataya ay pagtitiwala kay Jesus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at buhay na walang hanggan. Ito ay pagkilala kay Jesus kung sino siya, Diyos at ating tagapagligtas. Ito ay bahagi ng ating pananampalataya at pagkilala kay Jesus. So ating tingnan muli kung ano yung laman muli ng pananampalataya dahil mahalaga po kung ano ang bagay na dapat alam natin kung sinasabi natin may pananampalataya tayo, ano yung mga bagay na pinangahawakan natin. Una is knowledge, naaral natin ito. Dapat may kaalaman po tayo sa katotohanan patungkol kay Kristo at pati patungkol sa salita ng Diyos kung ano nga ba ang kaligtasan. Pangalawa is assent, okay, na tayo pinangahawakan natin ng tunay. We are firm in our faith na tunay nga. Naniniwala ako doon sa mga katotohanan na aking pinanghawakan o yung knowledge. At ngayong gabing ito, aaralin natin ang trust. Later on, titignan po natin kung ano nga ba yung ibig sabihin ng mga ito. Maging si John MacArthur, meron po siyang ibinigay na magandang explanation regarding this po sa tatlong bagay na ito. Sabi ni John MacArthur, sabi nga, the mind embraces knowledge, a recognition and understanding of the truth concerning the person and work of Christ. And then, pangalawa, the heart gives assent or the settled confidence, confident po at affirmed, okay, an affirmation that Christ's salvation is suitable to one's spiritual need. And then, lastly, the will responds with trust, the person's personal commitment to and appropriation of Christ as the only hope for eternal salvation. So ngayong gabing ito, ating aaralin ang ikatlong laman ng tunay na pananampalataya, which is trust or the will. Kung ating titignan lamang ang bagay na ito, sa Bible po makikita natin, sinabi ni James sa James 2:19 that even the demons, they believe, okay, the truth about Jesus Christ. Si Agrippa, King Agrippa, naniniwala siya na yung Old Testament ay nagsasalita patungkol sa katotohanan. Makikita po yun sa Acts 26 verse 27. Maging si Judas, kung ating titignan, kasama na ng ating Panginoong Jesus, convinced na ang ating Panginoong Jesus ay ang Christ o yung ipinangakong Messiah o tagapagligtas. At still, kung ating titignan itong tatlong mga taong ito, o maging demons na naniniwala na meron si Jesus ay Diyos, hindi pa rin po sila nagpo-possess ng saving faith. Okay? Pwedeng sabihin nila, oo, naniniwala ako, pero hindi po ito tunay na pananampalataya at hindi ito pananampalataya na nakakapagligtas. Sabi nga ni John Murray, nabasa ko lamang po ito, and I quote, sabi niya, faith is knowledge passing into conviction, and it is conviction passing into confidence. Faith cannot stop short of self-commitment to Christ. A transference of reliance upon ourselves and all human resources to reliance upon Christ alone for salvation. It is a receiving and resting upon Him. So dito makikita natin sa ibinigay na definition o binigay na explanation ni John Murray patungkol sa faith,
May knowledge, oo, totoo na meron tayong pagkilala at naniniwala tayo sa katotohanan na yon. Pero nga sabi nga, transference of reliance upon ourselves and all human resources to reliance upon Christ alone for salvation. Dati, tayo ay naniniwala na mabuti ako, maliligtas ako. Pero alam natin, walang kaligtasan doon. Ngayon, naniniwala ako si Kristo ang aking tanging tagapagligtas at dating ganitong aking pananaw, ngayon ito na ang aking pananampalataya. Tanging kay Kristo lamang ang aking kaligtasan. So, nag-rest na po tayo doon. Kumbaga na may kasiguruhan tayo doon sa ating kaligtasan sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Siguro magandang tignan din natin yung example ni Paul, yung kanyang conversion, at meron po siyang statement na ibinigay sa Philippians chapter 3. Sabi niya nga, sabi dito ni Paul, no confidence in the flesh, sa verse chapter 3 verse 3 ng Philippians. So wala na siyang confidence sa kanyang sarili. Pangalawa, sabi nga, he does not rely on self nor his righteousness even though he has a great background to lean on. So siya ay Pharisee, feeling niya may righteousness siya, pero ngayon hindi na siya nakadepende doon sa kanyang sarili o sa kanyang kabutihan. Dati kasi may mga pananaw tayo na akala natin kung tayo ay may ginawa, yun ang ating magiging kaligtasan. At pangatlo, sabi din, his self-reliance turned around when he came to Christ. So nung siya ay nakakilala kay Kristo, yung kanyang reliance, yung kanyang pagtitiwala para sa kanyang kaligtasan ay tanging nakatuon na lamang kay Kristo Jesus. Siguro magandang basahin natin yung Philippians 3 verse 7 to 9. Sabi dito, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish so that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Napaganda po nung paalala dito, no, nung tamang pagkilala at tamang pananampalataya ni Apostol Pablo. Dito sa kanyang sa passage na ito, he turned from depending sa kanyang sarili, dati nakadepende siya sa sarili niya, at nakadepende siya sa kanyang sariling kabutihan, ngayon nakadepende at nagtitiwala lamang siya kay Kristo at sa katuwiran o sa righteousness ng ating Panginoong Jesus. Ganun nga din ba ang klase ng pananampalataya na meron ka? Hindi na nakatuon sa sarili, kundi ang iyong pananampalataya ay tunay ng nakabase, nakalean, nakatuon kay Kristo Jesus. O hanggang ngayon, ikaw pa rin ay nakadepende sa iyong sarili, sa iyong ginagawa, sa iyong thinking, sa iyong abilidad, sa iyong mga mabubuting gawa, yun ay hindi tunay na pananampalataya. Full dependence ay dapat na kay Kristo Jesus. Just like Paul, sabi nga, true saving faith turns away from self-righteousness because he now fully trusts in Christ's work of salvation. He depends on Christ's perfect righteousness at hindi na sa kanyang sarili. Siguro magandang sinabi ni John MacArthur dito sa kanyang book na Biblical Doctrine, and I quote, saving faith is preeminently an eager embrace of a person, a wholehearted, delightful reception of Christ for the fullness of who He is, namely the source of all righteousness, life, and satisfaction of the newborn soul. So makikita natin dito sa sinabi ni John MacArthur, yung kanyang reliance, okay? Yung kanyang source of righteousness at ng kanyang buhay ay hindi na nakatuon sa kanyang sarili kung hindi na kay Kristo Jesus lamang. Wala po kasi tayo talagang righteousness. Meron po tayo sa ating inaral before sa Doctrine Tuesday, meron tayo alien righteousness. Righteousness na nanggagaling lamang kay Kristo Jesus. Ito yung tinatawag na imputed righteousness. So ako, pananampalataya ko, ako'y naging righteous, hindi sa aking sarili, kung hindi nakatuon ang aking pananampalataya sa righteousness ni Jesus Christ na aking natanggap sa Kanya. So, may knowledge, naniniwala ako dun sa knowledge na yun,
pinangahawakan ko yung katotohanan na ginawa ni Kristo para sa aking kaligtasan. Pero, syempre, maganda din na makita natin yung part ng fiducia is also commitment. Okay? Faith does not only trust in Christ but also entrust oneself to Christ. The one who trusts Christ, syempre, ipi-place niya sa ating Panginoon fully yung kanyang buhay at yung kanyang kamatayan. Nakatuon na ako kay Kristo. Ang aking buhay ay sa Kanya na. So, ito'y aking iaalay na sa Kanya. At ako ngayon, magsasubmit na ng aking sarili kay Kristo Jesus. Yun yung tunay na pananampalataya. Kasi marami magsasabi, may pananampalataya sila, pero hindi nila sinasubmit. Hindi nila ibinibigay yung kanilang buhay kay Kristo. Ang tuon pa rin ay sarili. Ang tuon pa rin ay mga makamundong bagay. Ang tuon pa rin ay kung ano yung pwede niyang magawa, makamit dito sa mundong ito. Pero ang tunay na pananampalataya, ang tuon niya ay para lamang makapaglingkod at mamuhay para sa kaluwalhatian ng kanyang Panginoong Diyos. So, ang isang mananampalataya, nagre-rely na siya sa ating Panginoon. Nagtitiwala na siya sa kabutihan ng ating Panginoon at kanyang ini-entrust o binibigay ang kanyang sarili, ang kanyang oras, at ang kanyang buhay sa ating Panginoon. Sabi nga ni John MacArthur muli sa kanyang book na Biblical Doctrine, saving faith then is the sinner in the whole of his being embracing all of Christ. So, ibig sabihin nito, ang tuon niya na, ang kanyang buhay na ay na kay Kristo Jesus. Kanya nang inaalay ito. We do not just say na, I believe in Christ, pero walang obedience sa ating Panginoon. So, mahalaga na makita natin, kung tayo ay tunay at lumapit kay Kristo ng may pananampalataya, ini-embrace na po natin ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang pagkatao, ang kanyang ginawa na kaligtasan para sa akin, at ako inaalay ko na itong aking buhay sa kanya. Sabi nga sa Galatians chapter 5 verse 6, faith working through love. Yung kanyang pananampalataya na ipapakita niya ito sa kanyang pagpapakita ng pag-ibig kay Kristo. At ang pag-ibig na ito ay naipapakita sa pagsunod at pagtitiwala at pagdepende lamang sa kanya. Siguro kung ating titignan, ano, hindi ko na lamang po ito sinama, kung inyong nabasa na ang Hebrews chapter 11, ito po ang faith chapter. Siguro may mga babasahin lang ako sa verse 4. By faith, Abel offered an acceptable sacrifice. In verse 5, Enoch by faith walked with God and escaped death itself. And then verse 7, by faith Noah built an ark. By faith Abraham obeyed in verse 8. In verse 9, lived in a foreign land. And in verse 17 to 19, offered up Isaac to God. By faith Isaac and Jacob blessed their sons. By faith, Joseph spoke of the Exodus. By faith, Moses' parents hid him from Pharaoh. By faith, Moses rejected the passing pleasures of Egypt, embraced the reproach of Christ, and left without fear. So makikita natin sa mga katotohanan na yun, yung faith na ito na meron po yung mga nauna sa atin, makikita natin ito sa kanilang buhay. In short, faith obeys, faith submits, faith commits himself to the Lord. At dapat po makita natin iyon. Hindi ho parang may pananampalataya ka pero namumuhay ka pa rin sa kasalanan. May pananampalataya ka na sinasabi mo pero hindi ito tunay na buhay sa iyong sarili at hindi nakikita si Kristo sa iyong buhay. So, does your faith result in obedience and submission of will to Christ? Or no obedience at all? Then your profession may not be true at all. It only comes out of the mouth but not from the truth, not from the heart, not a submission of the will. So ano nga bang klaseng faith na meron ka? Ito nga ba faith, sabi nga sa ating pagtatapos, ito ba'y faith na may tunay na pagkilala sa Diyos, may knowledge about Christ, about the gospel? Ito ba'y faith na tunay na pinapanampalatayanan at pinangahawakan yung katotohanan na iyong natanggap sa biyaya ng ating Panginoon? Ito nga ba'y isang faith na may tunay na pagtitiwala at yung will mo ay nagsasubmit na sa ating Panginoon? Kumbaga, kinikilala mo siya, nagdidepende ka, nagtitiwala at sumusunod ka sa ating Panginoong Jesus. Nawa ang aking dalangin, ang inyong pananampalataya ay maging ayon sa salita ng Panginoon. Hindi pananampalataya na pananaw ng mundo na
mukhang bibig lamang, pero pananampalataya na tunay na nakikita si Kristo sa ating buhay. Pananampalataya na meron tunay na pagkilala sa ginawa ni Kristo Jesus para sa ating kaligtasan. Let us pray. Lord, thank you for teaching us kung ano nga po ba ang faith, and I pray, Lord, na patuloy niyo pong tulungan ang bawat isa. Kung ang isa man ay may tunay na pananampalataya, nawa mamuhay po kami ng tapat, mamuhay po kami na naglilingkod, mamuhay po kami, Panginoon Ama, na patuloy na nagpapasakop at sumusunod para sa iyong kaluwalhatian. Kung ang isang tao man na nakikinig ngayon ay wala pang tunay na pananampalataya, aming dalangin, Panginoon Ama, na tulungan niyo po siya, biyayaan niyo po siya ng karunungan ng tunay na makilala si Kristo Jesus bilang kanyang tanging Panginoon at tagapagligtas at tunay na magsisi sa kanyang kasalanan. So I pray, Lord God, para sa lahat sa amin ngayon na nakikinig at nag-aaral ngayong gabing ito, nawa tunay nga yung maging pananampalataya namin na takatuon sa katotohanan ng inyong salita. Salamat, Panginoon Ama, sa gabing ito, and tomorrow I pray na muli kami magkasama-sama para po sa Doctrine Tuesday as we study the providence of God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Muli, maraming salamat sa inyo pong pagsama sa akin ngayong gabing ito. Tomorrow po, Doctrine Tuesday, mag-aaral po muli tayo, at mahalaga po yung ating pag-aaral regarding the providence of God. Good night po, and God bless po sa inyong lahat.